So, yun, magandang mga mga lords at bago tayo mag-SLP analysis paralysis dahil wala naman ang papashoutout, no? Wala rin naman tatanong. So, yan, dadako na tayo sa ating analysis paralysis. Pero bago lahat, check muna natin yung date today as Google. So, ang date ngayon ay Wednesday, November 22, 2023. So, November 22 na, no? 2023. So, yan, ito na presyo ng ating SLP ngayon. Ang presyo ng ating SLP ngayon ay 0.002296. Magkano nga ba yun sa peso? So, nasa around 0.13 centavos ang presyo ng ating SLP. So, hindi maganda, no? Parang nag-pump and dump yung ating SLP. So, kung ano yung volume kahapon, may volume din. Tapos, same lang halos binagsakan kung saan nagsimula yung paglipad ng ating SLP. So, sa mga ganitong scenario, guys, hindi maganda kasi nga nagkikreate siya ng lower high. So, ito yung pinangbatas niya, lower high, baka possible magkaroon ng pagbagsak pa. If ever na mag-break niya itong area na to, baka sakali, guys, magkaroon na naman tayo ng pagbagsak. Possible naman, if ever na mabutas to, ito yung susunod niyang may hold or dito sa nagsimula yung pag-pump, guys. So, possible dyan mag-hold ng SLP. So, kung hindi naman, guys, syempre hindi hindi nangyari yung inaasahan natin dito na mag-continuation. So, bumagsak dito, ibig sabihin, guys, bearish pa rin ang ating SLP. Possible mag-consume dyan above dito sa ating support area. Pero once na nabutas yan, ito pa yung possible yung uuntungan. So, babalik siya dito sa ating binypass. So, masyadong maano na yung correction niya, guys, no? Ang correction niya dito talaga sa resistance na to. So, if ever na bumagsak pa dito, guys, no? So, medyo itong ginawa niyang big pump is parang nag-indicate na mas malakas pa rin yung mga sellers, guys, no? So, yun, dahil may correlation yan sa BTC. Check na rin natin itong BTC. So, sa BTC naman, guys, no, ha, hindi maganda kasi nga nakupula ang ating BTC sa may ating trend channel, no. So, if ever na babagsak yan, guys, kasi nga nag-break na to. So, pag na-retest to, itong key area na to, yan. Pag na-retest yan, guys, no, possible bumagsak ang ating BTC kasi nga ito yung resistance area, nagko-console yan, hindi siya nagtuloy. So, ang nangyari pa dyan, guys, if ever na tumaas to, tapos niretest to, guys, pwede. So, pwede bumagsak, no? So, hindi ko sinasabing tataas. So, it's either na lang pumasok siya dyan. Pero ito, malinaw na malinaw. Once na nag-retest dito yan, possible na bumagsak ang ating BTC. So, pwede niyang bagsakan kung sakali dito. Sa key area na to. Sa 34K something yung ating BTC. So, yun. Balik na tayo sa ating SLP. So, yun lang, guys. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. At sa mga gusto mong pa-shoutout, mag-comment lang rin kayo sa baba. At kung ikaw naman, naliligaw ka lang dito sa aking channel at gusto mong ganitong content, Everyday Analysis Paralysis, is mag-subscribe ka naman sa aking channel and hit notification bell para lagi updated sa aking mga videos. Kaya naman, guys, salamat sa panonood.